First to our news, the Iglesia Ni Cristo or Church of Christ once again extended help to the Quezon City government by donating 13.2 million worth of 13.2 million pesos worth of personal protective equipment, vitamins, disinfectant and other hospital needs for the city's frontliners. INC General Auditor Glicerio B. Santos Jr. said that the donation was made upon the directive of INC Executive Minister Brother Eduardo Manalo to support healthcare workers and frontliners in the campaign against COVID-19. Take a look. At ito namang ikalawang donasyong ito ay nabalita ni Ka Eduardo na napakarami nating mga frontliner sa mga ospital, lalo na sa mga government ospital, na nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga gamit, kakulangan ng mga nagagamitin nila sa ospital. At nung isang araw nga ay may tumawag sa amin na ospital na umiiyak na sana raw sila matulungan. Kaya ang ginawa ni Eduardo, noon din na may tumawag ay nag-utos sa amin na bumili ng mga gamit. E lamang, itong mga binibili natin mga gamit, napakahirap na magbilin. Kaya inabot ng 2 linggo halos bago namin natipon yung mga pangangailangan nila. Ito ay alang-alang sa mga frontliner na kitang-kita natin na hirap na hirap at ibinibigyan ng kanilang buhay para sagipin ng marami nating kababayan. Kaya kami ay bumuo ng mga kailangan nila. Ito ngayong donation natin sa Quezon City frontliner, 13,240,000. Na sana ito kahit bahagya ay makatulong sa ating mga doktor, sa mga nurses, sa mga paramedic na talagang bigay ang buhay nila. At sana itong mga ganitong pagkakataon ay magtulong-tulong tayo. Ito ang panahon na tayong mga Pilipino, lalo na yung mga may kaya, ay magkaisa tayo. Magkaisa tayo na tulungan yung mga ganitong mga nangangailangan. Hindi lamang yung mahihirap. Itong mga frontliner na ito, nakikita natin bigay ang buhay. Kaya kung merong mga tao na dapat nating damayan, isa yan ang mga frontliner natin. Kaya sana makatulong ito kahit bagya sa kanila. At yun naman ang larawan ng isang namamahala na malaki ang puso sa pag-ibig sa kanyang kapwa. Yun ang nasa Biblia. Kaya mula pa, ano man ang mangyari, ano man ang dumating na sakuna dito sa mga bayan sa Pilipinas, kaagapay lagi nila ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid Eduardo Manalo. O, ito ay awa at tulong ng ating Panginoon Diyos na mula pa sa panahon ng kapatid na Eranyo Manalo at maging sa panlalo na ngayon sa panahon ng kapatid Eduardo Manalo na totoo napakaraming kalamidad at napakaraming naghihirap, napakaraming naging biktima ng mga kalamidad ay bukas ang puso ng ating pamamahala. Ginagawa natin dito sapagkat yun ang nasa Biblia. Ang nasa Biblia, para magmana ng buhay na walang hanggan, dalawa ang dapat mong gawin. Una, ibigin mo ang Diyos sa pamamagitan sa isambahin mo, paglingkuran mo. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa-tao. Yan ay pangungusap mismo ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya itong sinasabing ito ng Biblia, tulungan ng tao, kapwa-tao, na papanahon ngayon. Kaya ang Iglesia ni Cristo mula pa dalawang tuntunin, maglingkod sa Diyos at tulungan ng mga tao. Ay, super important. Gusto ko lang pong magpasalamat because yung INC po, never po tayo pinabayaan, never po tayo iniwanan, lagi po kayong naandyan. Kayo po ang laging unang nagbibigay ng saklolo po sa ating pong mga mamamayan. Sa lahat ng panahon, gusto ko lang pong i-assure ang kapatiran na lahat ng kanilang pagmamahal na ipinakita po sa ating lungsod sa pamamagitan po ng tulong na ito ay puso ko pong binibigang halaga at pinapasalamatan. At makakaasa po kayo lahat ito ay makakaabot sa mga iba't ibang mga tao, komunidad, barangay, sektor na nais po ninyong maabot. Higit sa lahat sa mga nagmamahal at nagpakita ng pagkalingat, pagtugon sa ating mga pangangailangan ay ang INC. So my deepest gratitude, taus pusong pasasalamat ay at aking pong nais na ipagkaloob po sa inyo ngayon. Marami po salamat. The donation included 300 boxes of thermal scanners, 3,000 boxes of surgical gloves, 3,000 boxes of or
caps, 3,000 gallons of alcohol, 1,200 sets of PPE suits, 1,500 boxes of vitamin C, hundreds of gallons of disinfectant, 4,000 pieces of N95 masks, 4,000 pieces of goggles, and 500 folding beds. The INC had earlier donated 5 million pesos to the Quezon City government to help in providing aid to the city's residents affected by the virus emergency and its resulting quarantine. It also gave 3 million pesos to the Davao City government and allowed the use of the Philippine Arena and other facilities inside Ciudad de Victoria as quarantine facility for COVID-19 patients. The INC general auditor assured the public that the INC provides aid to those in need, whether or not they are members of the church. And we